kaibigan kong si Mabini. Kwento ni Becky Bravo, guhit ni Aaron Assis. Pambihira talaga itong si Mabini. Simula nung mag-umpisa ang aming unang taon dito sa paaralan ni Padre Malabanan, hindi ko pa siya naririnig na magsalita. Maliban na lamang kung guro ang kanyang kausap. Kakaiba talaga itong si Mabini. Ayaw na ayaw niyang makihalubilo. Kahit anong himok ko sa kanyang sumama sa mga saraw at pista, mas gusto pa raw niyang magbasa. Hindi kaya siya nauumay sa pag-isa? Isang araw ay aking nakakwentuhan si Padre Malabanan. Nabanggit ko sa kanya si Mabini at ang hilaw naming pagkakaibigan. Kadalasan po, ako lamang ang nagsasalita. Tatawa-tawa kong kwento. Naku, iho, ang sagot niya. Nasisiguro ko na hindi man niya alam kung paano ito ipakita. Malaki ang kanyang pasasalamat sa pakikipagkaibigan mo sa kanya. Ang sabi naman sa akin ni Padre Malabanan. Nalaman ko kay Padre Malabanan ang tinitiis na hirap ng mga magulang ni Mabini. Lamang siya ng pagkakataong mag-aral sa tanawan. Mula noon, sinikap kong bawasan ang kapipilit ko sa kanyang lumabas at maglibang. Pangatlong taon na namin sa paaralan ng makamit ni Mabini ang premyo sa Historia Universal de España y Filipinas en particular. Tapos ako sa mataas na paaralan noong taong 1883, ngunit hindi kasabay si Mabini. Na pagdating ng ikalimang taon ay bigla na lamang huminto. Gipit man sa kabuhayan, tiyak ko noon na siya'y makakabangon. Simulat sa pool, tiyak ko na mayroong halagang tungkuling nakatakda para sa tulad niyang may pambihirang talino. Nang muli kong mabalitaan ang aking kaibigan, paralisado na siya mula baywang hanggang talampakan. Ngunit pinagtaksilan man siya ng kanyang katawan, buong-buo pa rin ang matalas niyang isipan. Ang apolinaryo na minsang binansagan, nakatawa-tawa at kimi ay kinilalang utak ng rebolusyon. Abot-abot ang aking tuwa nang masaksihan ko ang pagdating ni Apolinario Mabini lulan ng isang duyang nakabitin sa posteng kawayan. Sa tindi ng galak sa kanyang pagdating, sinalubong pa siya sa daan ni Presidente Aguinaldo. Isa-isang hinuli ang mga revolusyonaryo. Kabilang si Mabini na ipiniit noong Disyembre ng taong ding iyon sa Fuerte de Santiago. Doon kami nagtagpong muli. Apolinario Mabini. Ang hirap namang bigkasin ng pangalan mo. Wala ka bang palayaw? Paul? Apple? Puling? Bungad ko at dahan-dahan siyang napangiti. Primo, kamusta ka na? Ang malugod niyang bati. Sumunod ang isang mahabang pangungusta. Kay tagal ng panahon ang lumipas mula nang kami na sa paaralan ni Padre Malabanan. Kahit nakapiit, patuloy pa rin ang pagsulat ni Mabini ng mga lathalaing laban sa pamumuno ng mga Amerikano. Hindi ko ba natatakot na napatawan ng mas matinding parusa? Tanong ko ng may pag-aalala. Bago ako nagpaalam, kinamayan ko siya at mariing pinasalamatan sa kanyang huwarang serbisyo at pagmamahal sa bayan. Paalis na ako nang sabihin niyang, "Puli ang palayaw ko." Upo si Ron Randall Francisco mula sa Grade 7 Socrates. Sana nagustuhan ninyo ang nilahad kong kwento.